aabot sa mahigit 200,000 pedestrians ang namamatay taon-taon sa buong mundo ayon sa datos ng World Health Organization. Kaya naman kasabay ng pagdiriwang ng UN Global Road Safety Week ang pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa kaligtasan ng mga pedestrian. Dito sa Pilipinas, aabot sa 5,000 pedestrian accidents ang naitala noong 2012. My report, si Salima Refran. Lunes na Lunes, pero ito ang eksenang nakuna ng MMDA CCTV camera sa may EDSA Orense. Isang grupo ng kabataan at ilang kababaihang may edad ang kitang umaakyat sa bakod ng MRT northbound. Ayon sa mga otoridad, sila ang tinaguri ang pamilyang hamog. Ang mga bata, tinutulungan para maakyat sa bakod. Sa bilang ng MMDA, 11 silang lahat. Pagkaakyat ng bakod, walang takot silang tumawid ng rilis para akyatin ang susunod na bakod kahit pa may paparating na tren. Maliban sa pagsuong sa paparating na tren, nakipagpatintero rin sila sa mga nagdaraang sasakyan. Tinangkapan nila mangharang at umakyat ng isang bus pero hindi na sila pinagbuksan. Ang mga gandong eksena, tunay na papanganib sa mga pedestrian. Ayon sa datos ng World Health Organization, nasa 270,000 pedestrian ang namamatay taon-taon sa buong mundo. Dito sa Metro Manila, may 5,000 mga pedestrian accidents ang naitala ng MMDA simula noong 2012. 148 ang nasawi. Lack of basic education on the part of the pedestrians, lack of compliance on the part of drivers, eh, pag pinagsama-sama mo yan, will contribute to pedestrian accidents. Dapat daw matuto tayong sumunod sa international standards sa pagtawid. Pagtatawid sa marked pedestrian intersections ay dapat mag-give way ang mga motorista na may sasakyan doon sa pedestrian. Pag magkocross ka ng unmarked road or highway, even within a central business district, the pedestrian must yield to the vehicle. Mahalaga rin daw ang paglalakad sa tabi ng kalsada na pakontra sa daloy ng trapiko para makita ang galaw ng mga sasakyan. Paalala naman ng MMDA sa mga motorista, matuto rin maging mapagbigay sa kalsada. Ang general rule is ano eh, the vehicle should yield to the pedestrian, tao yun eh. Sa Amerika nga, the vehicle should yield to a crossing deer. To crossing cattle, ay tao pa kaya? Salima Refran, GMA News.